Narito po ako ngayon kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang kamustahin kayo at personal na maghatid ng serbisyo at ng tulong. Hindi po lingid sa kalaman ng lahat na marami talaga ang tinamaan itong nakaraang El Nino na hinaharap pa rin natin na El Nino dito sa Albay, pati na rin sa inyong mga karatig probinsya. Kaya naman, sa araw na ito ay naglampo ang tanggapan ng Pangulo ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng assistance para sa lalawigan ng Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. At idadagdag ko rin na huwag kayong nahihiyang lumapit sa inyong mga barangay captain, sa inyong mga mayor, sa congressman, governor, at kung sino-sino pa na ahensya ng pamahalaan kung nangangailangan kayo ng karagdagang tulong. Dahil patuloy din kami nakikipag-ugnayan sa kanila para malaman kung ano pang karagdagang assistance ang maaari naming maibigay. Magtulungan po tayo at tiyak na lahat tayo ay sabay-sabay nababangon. At dahil nasa usapin tayo ng kahandaang umagapay, nais ko rin ipaalam sa inyo na naghahanda na ang pamahalaan para sa nalalapit naman na panahon ng tag-ulan. Kaya naman, inaatasan ko ang lokal na pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan dito sa Region 5 na suriing muli ang mga plano ninyo para makahanda sa tuwing may banta na sakuna. Siguraduhin na ligtas ang lahat at kung sakali man, kinakailangan na may likas, nararapat lamang na may sapat na supply na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga magiging apektado. Isusunod na din po natin at na ipapatayo ang ilan sa mga port project sa Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ito pong mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang kalakalan at pagbiyahe ng ating mga produkto, lalo na ang pagkain at produktong pang-agrikultura. At kailangan natin matulungan ang ating mga magsasaka dahil ang mga magsasaka sa Pilipinas ang bumubuhay sa ating mga kababayan. Ngunit nakakalungkot na kayo ang nagpapakain sa taong bayan ay kayo naman ay naghihirap kung minsan hindi nyo kayang pakainin ang sarili ninyo at ang pamilya ninyo. Kaya't babaguhin po natin yan at titiyakin natin na maganda ang magiging hanap buhay ng mga magsasaka at ng mga mangingisda. Ilan lamang yan sa mga hakbang na aming ginagawa upang sa ating mga para sa ating mga magsasaka at para sa ating mga mangingisda. Sa mga minamahal kong kababayan dito sa Legazpi at sa mga nanggaling pa sa iba't ibang karatig bayan dito, muli ko pong pinapaabot sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa tiwala at suporta na ipinagkaloob ninyo sa akin. Kasama ng buong puwersa ng pamahalaan, tutuparin po namin ang pangako na walang Pilipinong may iwan sa ating paglalakbay patungo sa isang bagong Pilipinas. Thank you.
Actually, napakasaya namin kasi dati wala kaming alam. Tapos ngayon, nandito, mabibigyan kami ng tulong ng national government at makatulong ito sa aming pamilya. Saka sa community na rin, siyempre. Sa aming sa pagsasaka, siyempre, makatulong sa amin. Masabi ko talaga na napakalaki ng tulong at ramdam na ramdam ng bagong Pilipinas na mayroong pag-angat, pag-asinso, no? Sa panibagong leadership ngayon. Eh, medyo marami na rin natulong sa amin. Basically, sa aming mga seed growers, since kahabol namin mapabilis yung pagtatanim namin, nakatulong yung mga makinarya sa nakabawas sa expenses gawa sa labor. Kasi kung mano-mano, mas maraming taong kailangan mo. At nakatipid ka na sa labor, mas mabilis pa ang trabaho. Ngayon, ang bagong Pilipinas, alam namin na nakatutok sila sa pagtulong sa mga magsasaka, especially sa mechanization. Ito ay isang programa na nakakapagaan talaga at nakakapagbigay ng maraming produkto sa mga farmers at saka sa mga kooperatiba na sa ngayon ay talagang umuunlad na ang kanilang buhay.